mga manay, welcome po sa aking channel. At ngayong araw na to ay bibisitahin ko ulit yung aking yung ating bahay. Ayan, para i-update sa inyo kung ano yung mga nangyari na napagbabago dun sa ating bahay na pinapagawa. So nandito na kami ngayon, on the way na po kami. Dahil kagabi diniliver po yung cabinet na pinagawa ko. Tapos i-check din natin yung mga ibang nagawa nila. Halos araw-araw po pumupunta kami doon para mas mapabilis at makita yung mga ginagawa nila, kasi mas maganda po talaga na na-check natin araw-araw yung ating bahay kapag tayo ay nagpapagawa, para maiwasan po yung mga palpak at minamadaling gawa. So, kita-kita tayo doon mamaya. Dito na po tayo. Ayan, sumalubong sa akin si Adumo. Ayan. Dito na tayo, sobrang init. Pasok tayo sa loob. So, ito na po yung loob. So, natapos na po silang magsiling dito sa pinaka, tawag dito, living room. Ayan. So, madungis pa. Tapos, ito po yung in order ko na para sa kitchen. So, may gagawa po ng kitchen dito. Sila yung magsiset up dyan. Kaya, hindi ko siya pinasimkutan pag naglagay sila ng granite, patawag dyan, marmol. Tapos, tapos na rin silang magsimkot. Nakakapagpintura na rin sila ng first layer. Ayan. Hindi pa masyado talaga pong totaling ayos, pero kahit pa paano, nasa 5 to 10% na lang yung kulang para dito. So, ito naman po yung pinaka-dirty kitchen. Ayan. Nagpalagay ako ng tawag dito, separling, para lalagyan po rito ng bubong. Tapos, papalagyan ko ng bubong na malinaw, para kahit papano, kahit walang ilaw dito, maliwanag. Yan. So, madumi-dumi pa talaga. Pero konting linis na lang. Yan. So, itong dirty kitchen, napakalaki po niya. Yan. Kasi ang bala ko po ritong gawin sa pwesto na to ay gawing baking ang tawag dito, baking area, para po kapag meron ako mga ini-invite, alam niyo na, ayan, meron po tayong malaking space na gusto ko po rito gawin, kapag gagawa po ng mga magbe-bake po ng mga bread, para po yun ay para po sa programa na gusto kong gawin, ayan, sa charity na aking ginagawa at mga tinutulungan. Gusto ko magkameron ng, talagang pinlano ko po ito na magkameron ako ng baking area, para kahit na marami kami, magkakasya kami rito dahil sobrang luwag, sobrang laki. Yan. So excited na akong matapos to. Dahil isa rin po to sa part na gusto ko sa bahay na to, itong dirty kitchen na to. Sinadya ko po talaga magkameron ng ganito kalawak, para pag nagkameron po ng programa, yan, alam nyo na yan ha. Yung syempre kailangan ko ng mga volunteer para sa pagbi-bake, para mas marami po akong mabake na matulungan tayo. Ayan. So okay na okay itong ating area. Tapos ito po yung pinaka kitchen talaga nito sa loob ng bahay. Ayan. So makikita niyo po yan sa next vlog ko kung sino yung mga gagawa rito. So yan yung pinaka actual niya na itsura. Tapos, makikita nyo yan behind the scene pagkatapos nyan. So, dito sila magsiset up ng counter table. Marami rin kasi ang nagtatanong, di ba? Katulad nung pinagawa ko sa kabilang bahay. So, dito, ito po kapag inayos po ito, ipapakita ko sa inyo kung sino yung mga nag-set up dito. Then, makakausap din natin kung sino yung gumawa po dito sa kitchen ko. Para magkameron kayo ng idea sa mga gustong magpagawa ng
modern kitchen. Yan. Kaya mas kaya pina-customize ko talaga siya kasi syempre ito yung bago ninyong makikita sa mga susunod kong vlog. Soon pa naman, matagal-tagal pa, pero abangan niyo po 'yan kasi gusto ko rin sa inyo i-share yung gagawin dito sa ating kitchen. So ngayon, skeleton muna 'yan. Pero sa susunod, makikita niyo rin kung ano yung before and after niyan. Tapos sa taas po ng kitchen, ayan, nakaayos na po yung silig niya. Tapos na silang mag-seam coat. Tapos nakapagpintura na rin sila ng first layer. Pero hindi pa yan tapos. Tapos nakapagpakabit na rin kami ng mga ilaw. Pero hindi pa talaga totally kompleto yan lahat. Yan. So halos lahat merong ceiling, you know? Kasi para mas, mas nakaka-attract. Mas maganda sa mata. Yan, merong pangkable dito. So yan. Then maglalagay ako ng parang spotlight dyan, patutok sa kitchen. So makikita nyo yan kasi na-excite din ako para ipakita sa inyo yung magiging itsura nito pagkatapos nito. Behind the, ayan. Naka-set up na rin po yung tubig. Tapos yung para sa sink. Maglalagay kami rito ng cabinet. Tapos dito po, kaya maluwag dito sa space na to, kung mapapansin ninyo. Kasi dyan po yung area kung saan ilalagay yung rep. So, nandito pa lamang tayo nyan sa baba, mga manay. Ayan. So, akit naman tayo sa second floor kasi tignan natin yung cabinet na diniliver kagabi. Dahil wala po ako rito, kapatid ko yung nagbabantay. So, tignan natin kung approve ba. So, totally hindi pa naman po talaga yun finish siya sa mga magtatanong dyan. Yun po ay parang pininturahan tapos ang tawag dun yung parang nilagyan pa na muna ng masilya kasi iduduko po yun ng magpipintor dito. So, kaya tayo. Tapos, wait, dito sa hagdan, kung mapapansin ninyo, ayan, pinalagyan siya ng parang may fabricate dyan tapos naglagay ng ang tawag dito. Hindi ito, hardiplex ba ito? Yan. Para pwede siyang masilyahan para maging parang semento. Tapos dito, ilalagay po namin ay tiles. So, hindi na po ako nagpabuhos kasi yung umpisa nito dati, buhos po ito. Itong hagdan na to. Kaso, isang buwan ako mahigit na stress dahil naging ragari po yung hagdan. Kaya ang naisip na lang namin way is yung ganito na lamang. Naka-tubular siya, pababa, tapos pagdating sa pinakababa niya, ayan, nakabuhos. Kaya matibay rin, kahit na tumalon ka rito, hindi yan gigiba. Taas. So, dito sa second floor, ayan, hindi pa sila tapos, pero patapos na rin yung pagsisiling nila. Ito po yung aking mga trabahador na lagi nakatalikod. Yan. Kasi mahal po ang talent fee nila kapag nakaharap, kailangan po nakatalikod lang. So dito yung pangalawang kwarto. Pinakita ko na yun sa inyo, di ba? So tapos na rin pong mag-ceiling dito. Pintura na lang yung kailangan dito talaga. Yan. So, tayo dun sa kabila yung pinaglagyan ng cabinet. Ah, okay. Ito pala. Ang ganda naman. So, ito po yung pinagawa ko na cabinet. Kung mapapansin ninyo, di ba? Pinost ko yan sa Facebook. Yan yung dinesign ko kasi gusto ko simple lang. Ayoko nang may mga ukit-ukit na parang sinaunang panahon. Gusto ko yung pinaka, yung ano lang, walang arte. Straight cut lang ng ganyan. Kasi yan po ay magiging cabinet ng dalawang anak kong lalaki. Yan. So, tignan natin yung loob. Ngayon, kung mapapansin ninyo, hindi pa siya totaling finish, ha? Kasi, ang kontrata ko po sa gumawa nito ay as in, ano lang, bubuin lang siya. Tapos, kumbaga, parang nilagyan, minasilya na nila para kapag dinuko, yun, hindi na masyadong mahirapan. So, ito yung kanyang loob. Ayan.
Pwedeng magtago-tagoan dito, pumasok sa loob. Yan. So, same din sila na itong isa. Yan, pares lang po yan kasi parang ito yung magiging cabinet ng dalawang anak kong lalaki. So, malamang may magtatago sa loob nito, nararamdaman ko na. Tapos, itong taas yan, para ang sinabi ko kasi yung pataas yung pagbukas. Ayan, para pwede silang maglagay ng mga kung ano-anong anik-anik nila, gamit nila, sapatos, o kahit ano. Tapos dito sa baba, drawer po siya. Na naka-division ng dalawa. Ayan. Tapos dito sa baba, yan. Ihatak din po siya pababa. So dito pwede ilagay yung mga sapatos. Yan. Mga gamit ng bata. So hindi pa po to totally talagang tapos kasi hindi pa yan napifinish at hindi pa naduduko. Ayoko po kasi ng laminated kasi baka gusto ko iba naman kasi may nakita po akong cabinet na nakaduko, ang ganda. Kaya naisip ko na duko na lang din yung gagawin sa mga cabinet na to. So ito yung ito naman yung pangalawang kwarto. Ito po yung magiging kwarto ng anak kong dalawang lalaki. So, ganito naman po yung design ng kwarto nila. Dahil lalaki naman po yung matutulog dito, walang kaarte-arte. Nagpalagay ako ng kanto, tapos kanto. Ang pinaka nakakatawa rito, kung mapapansin nyo, puro po saksakan. Ayan, saksakan. Ayan, sobrang daming saksakan. So, alam ko, masasabi niya bakit ang daming saksakan ng kwarto nila. Kasi dito po, talagang nagpaka-advance na po talaga ako kasi yung anak ko po ay mahilig mag-live stream. Yan. Sinuportahan ko na siya sa gusto niyang gawin. Kaya nagpalagay ako ng maraming saksakan para in case, syempre meron pong mga ilalagay dyan na gadget, kayang suportahan. Tsaka ang kagandahan po kasi, pag maraming saksakan, hindi ka natatakot na ba? May biglang may pumutok. Pagsama-sama yung mga saksak sa isang sakit, at least yan, bahala sila dyan, kung saan la isaksak, kung saan saan dyan. So, malaki rin po itong kwarto ng mga, ayan, para sa dalawa kong anak na lalaki. Yan. Tapos, yung isang pinuntahan natin kanina, doon po sa dalawa kong babae. So, bali po rito sa taas ay tatlong kwarto lang. Ayan, tatlong kwarto lang. So, punta naman tayo dun sa master bedroom na hindi pa tapos. So, ito naman po yung master bedroom. Kung mapapansin ninyo, ayan. Yan yung hindi maiiwasan na yan din yung pinoproblema ko po hanggang ngayon. Kasi, nagkameron po ng gapa. So, bali, pito po yung binakbak dyan. Tapos, nung binaklas, hindi na siya makuha ng buo kasi naka-adhesive po yun. Basag. Yan. Ang pinakamasaklap pa, wala na kaming makitang tiles na ganun. Kasi yan po ay modern design. Bagong design po ngayon. Kung saan na kami nakarating, wala kaming makitang ganitong design ng tiles. Kaya, dalawang buwan na po yan na naka-order. Wala pa rin dumarating. Sana nga may dumating para mabuo po ito. Kasi kung hindi talaga darating, wala akong choice kundi gibain na lang po yung mga yan, tapos lalagyan na lang po ng ibang design dito dahil matatabunan naman po yan ng kama. So lalagyan na lang natin ng twist, kumbaga design na panibago sa gitna. Tapos ayan, may mga mama mahiwagang higaan pa rito. Then yung kanyang pinaka CR, ayan, hindi pa po siya talaga tapos. Ang kailangan na lang po rito ay itatiles na lang siya. Tapos, nakasiling din po yung kanyang taas. So, ang tiles po neto, ang gusto ko kasi ay yung hanggang sagad po siya. Hanggang taas. Nakasetup na po yan. Meron na rin mga saksakan. Tapos, nakaayos na rin po yung para sa mga sa tubig, sa shower, sa sink. Yan, okay na po yan lahat. Tapos, nandito pa yung ibang, yan,
yung para sa salamin. Dahil hindi ko pa po pinakabit yung iba. Dahil may gumagawa pa rito sa loob. So, yan na. Sa labas tayo. So, yan. Nandito na tayo sa balcony. Ito po yung balcony ng second floor. So, pinalagay ko po talaga to kasi gusto ko, mahilig akong magkape, mag-unwind. Ang kagandahan dito, napakalaki ng space niya. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, pwede ka rito magpiko. Mag-Chinese garter, yan. Kaway-kaway sa mga batang 90s dyan. So, napakalaki ng space niya. Tapos, mahaba po ito. Yan, ha. Pakita ko sa inyo kung hanggang saan ako haabot. Yan. So, hanggang dito. Yan, hanggang dito yung layo niya. Bali, dalawa lang yung... Bali, dalawang kwarto lang yung nandito. Yan, parehas naka-sliding. Kita ko sa inyo. So, nasa 10% to 8% na lang. Malapit na to. Dahil totally ginagawa na lang dito pinakamatagal pintor. Kasi sa tiles, konti na lang po yung ano, kompleto na lahat eh. So, ito po yung kanyang itsura. Yan. Itong isa, nakabit na yung sliding door, pero hindi ko pa nakakabit yung pinaka yung dito. Yan. Pero, itong pinaka sliding ano niya, yan, nakakabit na. Tapos, pinalagyan ko ng parang grills. Ayan. Pina-architect ko po yung aking bahay para mas maganda yung design. Tapos, itong pinaka yan, yung mga nilagay namin na tawag dito, bricks. Ako na po ang nag-design yan. Kasi ang nakalagay niyan sa pinasa sa akin ng architect is parang plain siya na brown. Yun. Eh, ayoko ng ganun. Kaya yun yung nilagay ko. Gusto ko yung parang meron siyang bato. Yan. So, binili ko po ito sa Wilcon. Tapos, pinalagyan ko ng yan, pailaw-ilaw. Tapos, ang pinaka-gilid niya. Yan yung nag-gray na nagbablock. Para maganda yung combination nilang dalawa. Parang nakakadaya siya na may poste sa gitna na bato. Tapos, pag tumingin ka sa taas, ayan yung makikita mo. So, meron siyang siwang. Ngayon, ang bala ko dyan ilagay is yung, sabi nila, yung parang acrylic ba yun? Na parang plain siya, na transparent. Na kala mo wala siyang pinaka-tabing para kahit umuulan, pwede ka rito sa labas, hindi ka mababasa. Ayan. Sabay ko po yan ng ganyan. Ang hangin dito, masarap. Sa totoo lang, ang isa sa pinakamahirap na parte kapag papagawa ka ng bahay, ang hirap pag hindi mo nachecheck o hindi mo nababantayan yung bawat ginagawa nila kasi ang dami po namin ditong na-reject na mga itawag doon, yung gapak sa pader. Tapos, pinag-iba namin hanggat hindi pa siya napipinturahan ng pintor. Kasi, katagalan, baka gumuho lang din para hanggat maaga, mapinish na, maayos na. So, punta naman tayo sa pinaka-rooftop. So, sa likod po ng bahay ng second floor, meron din balcony. So, bali parang dalawang terrace po yung pinalagay ko para kahit dito ka, pwede kang tumambay. Yan, ito yung bintana nung kwarto nung dalawang anak ko. So, kit tayo sa taas. Yan, so meron din ditong nagta-tiles. So, ito naman yung rooftop. Yan. Nung nakaraan, nakita ninyo, nag-start pa lang silang mag-tiles. Pero ngayon, yan, tapos na po.
So konti na lang yung pinaka mga dulo-dulo na lang yung inaayos nila. Noong nakaraan madami silang nagta-tiles. So ganito naman kalawak po sa rooftop. Pwede kang magtayo rito ng Zumba. Sobrang lawak. Tapos merong hagdan, pataas, ang tawag ba dyan? Roof deck ba yan? Kung ano yan? So akit muna tayo dun sa taas. Ito yung pinaka gusto kong part dito sa third floor. Roof. Wala naman third floor ba to? Itong rooftop na yan. Kasi kaya mo nga yan. Matatanaw mo yung lahat, yung taas yan. Tapos mahangin. Lalo na po kapag gabi, ang ganda po rito. Sobra siyang nakaka-relax. Tapos, isa to sa totoo, isa po ito sa, kumbaga sa parte ng bahay na to, ito yung pinaka gusto kong lugar. Kasi, dito pwede kang mag-unwind, mag-relax, mag-zumba, hindi mo na kailangan pang tumakbo kung saan-saan dyan, dito pa lang. Sa sobrang lawak nito, hihingaling ka na rito sa taas. Yan. So, mainit-init pa dahil anong oras pa lang, alas 3. Yan, alas 3 ng hapon. Tapos na rin po sila rito nga mag-tiles. Ayan. So, ayan po yung pinakababa niya. Hindi pa tapos yung pinakalababo kasi nagpalagay din po ako ng lababo dyan. Para in case po na meron ditong party, may kasiyahan, hindi na kailangan pang pumunta sa baba para dun magluto. Pwede sila magluto rito. Tapos ito po yung CR niya. Yan. CR niya. Ayan. So napakalawak po talaga itong taas. Kaya Marcy IC, ayan. So inaabangan ko yung pagsusumba natin dito sa ating dito sa rooftop para mas masaya, mas nakaka-enjoy dahil alam ko kasyang-kasya kayo dito sa taas. Lalo na kapag maganda rito mag-exercise o magsumba yung mga part na alas 5 ng madaling araw. Ang sarap yung pagpapawisan ka ng hindi ka hinihingal. Pag mga bandang alas 5 po rito, sobra ng lamig, para ka nang nasa Tagaytay. So yan yung kanyang palibot ng bahay. Yan. Mapapansin ninyo, wala pang masyadong bahay, pero lahat po yan, meron na pong may-ari niyan, hindi pa lang nagpapagawa dahil siguro dahil pandemic pa rin. Dahil kung saan-saan din po yung lugar ng mga nakabili dyan eh. So ayan, hanggang dito na lamang po ang aking panibagong update dito sa ating pinapagawang bahay. Alam ko maraming gusto sa inyo magtanong kung magkaling nagastos dito. So sasagutin ko po yan pagkatapos nitong ating pagpapagawa para lahat madiscuss ko po sa inyo ng mas maayos, lalo na po sa mga gustong magpagawa ng bahay or nagbabalak na magpatayo ng bahay. I-discuss ko po yan sa inyo isa-isa. So, abangan nyo po sa susunod. Baka next week, yung gagawa ng ating kusina. Ayan, eto. Kung ano po yung magiging itsura niyan sa susunod. Papakita ko po yan sa inyo. At kung sino yung gagawa niyan para pwede nyo rin silang kontakin para malaman ninyo kung magkano ba yung magagastos para sa pa-customize ng inyong kitchen. Yan. Maraming salamat po sa inyong panonood and please don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga kaabang-abang na update dito sa ating panibagong tambayan. So muli, ako po ang inyong Mel Choice at ito ang aking lifestyle vlog. Paalam!